Granada, in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, mga kabrigada, alas 7 ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Obispo ng Maloloos, inatasan na yung mga parokya na inspeksyonin ang mga simbahan matapos nga ho yung pag-collapse ng St. Peter Parish Church dyan sa Bulacan. Ang AFP nananatiling nakatuon sa pagtulong sa Davao at Caraga Region. Senate President Subirin naman at Speaker Romualdez, nagkasundo na raw na isang tabi na muna ang away at mag-focus sa pagpasa ng mga bagong panukalang batas para raw huyan sa taong bayan. Imbestigasyon ng ICC sa drug war ng dating Administrasyong Duterte. Pinaniniwala ang hindi uunlad ayon sa PHRC. Ang Meralco naman ang akong susunod sa refund order ng ERC. At ang programa para sa mga minimum wage earner ilulunsad ng DSWD. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw na ho ngayon ng Webes, mga kabrigada, February 15, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gabda Lisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. At sa detalye ho ng ating mga balita, mga kabrigada, ipinag-utos na ni Malolos Bishop Dennis Villarojo ang pag-inspeksyon sa mga parokya sa Bulacan matapos nga hong gumuho yung bahagi ng ikalawang palapag ng St. Peter the Apostle Parish dyan ho yan sa San Jose del Monte City sa Bulacan.
lalo na taon-taon daw na maraming mga Katoliko ang inaasahang daragsa sa mga simbahan para nga ho yan sa Kwaresma. Hinimok din ng obispo ang publiko na ipagdasal ang mga biktima ng naturang insidente. Ayon pa ho sa kanya, sarado na muna ang simbahan ng parokya hanggang sa susunod pang mga abiso. Samantala, patuloy namang makatatanggap ng tulong ang mga biktima at kanilang mga pamilya mula ho yan sa diocese, parokya at maging sa local government unit. Brigada Balita Nationwide. Kaugnay pong balita mga kabrigada, ang kalumaan ng St. Peter Parish Church sa Bulacan, tinitignang dahilan ngayon ng PNP sa pag-collapse ng bahagi nito at ikinamatay ng isang senior citizen. Brigada Cath Austria, ibrigada mo. Brigada Live Report. Isang kalumaan ng St. Peter Apostle Parish Church sa San Jose del Monte, Bulacan sa tinitingnan ngayon ng mga otoridad na dahilan ng pag-collapse ng bahagi ng second floor nito kahapon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Dean Fajardo, patuloy ang koordinasyon ng PNP Bulacan sa Local Disaster Reduction and Management Council para sa isinasagawang investigasyon. Kinumpirma rin ni Colonel Fajardo ang pagkasawi ng 80-year-old na lola sa insidente habang 45 ang injured. Ayon sa mga saksi, gumuho ang ikalawang palapag sa bigat ng mga mass goers na pumila para magpapahid ng abo sa kanilang mga noo. Kahapon ay Ash Wednesday. Sinagot na ng lokal na pamahalaan ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng mga nasugatan sa insidente. Sa ngayon ay nagsasagawa na rin ng damage assessment ang mga city building officials sa simbahan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita mga kabrigada, nagtalaga ang Armed Forces of the Philippines ng mga search and rescue personnel and asset para sa humanitarian assistance at disaster response operation sa Davao at Caraga regions. Nabatid na naapektuhan po ang mga lugar na ito ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at pagguho pa ng lupa kamakailan lamang dahil sa shear line. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nananatiling nakatuon ang ahensya sa pagpapatuloy ng kanilang mga pagsisikap upang mapagaan ang epekto ng kalamidad at magbigay ng kinakailangang tulong sa mga apektadong rehiyon. Samantala, dineploy ng Philippine Navy ang BRP Davao del Sur at ang Marine Battalion Landing Team 9 para sa paghahatid ng 40,000 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Tumulong naman sa paghahanap, pagsagip at retrieval operations ang mga unit ng Philippine Army mula naman sa 10th Infantry Division. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Ito hong si Senate President Subiri at House Speaker Romualdez habay nagkasundong isang tabi na raw muna yung mga hindi pagkakasunduan. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Live Report! Masayang ibinalita ni Senate President Mick Subiri sa publiko na nagkaroon sila ng magandang pag-uusap ni House Speaker Martin Romualdez. Ito'y matapos ang kanilang pagkikita nitong Araw ng Puso o Valentine's Day. Ayon kay Subiri, sa kanilang pag-uusap ay nagkasundo silang isang tabi muna ang away nila tungkol sa kamakailang kontrobersya sa People's Initiative na kamakailan ay tinawag ding Peking Initiative. Dagdag pa niya, magpo-focus muna rin daw sila sa pagsasabatas ng mga panukalang batas na makatutulong sa mga mamayang Pilipino. Kung may nito posible sa mga susunod na linggo ay magkakaroon naman sila ng secondary meeting, ito ay dahil sa ikli ng oras na nagkaroon sila sa kanilang pagkikita. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News sa Manila, sa Music and News of Force. Brigada Balita Nationwide! Mga senador na nagulat sa insertion ng ACA program sa national budget, kinwestiyon ng isang House leader. Firmadong Bicam Report, posibleng hindi umano binasa. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada Live Report! Nota ang ilang kongresista na walang alam ang mga senador sa isiningit na alokasyon para sa ayuda para sa kapos ang kita o ACA program sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Sa press conference sa Kamara, pumalag si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon sa akusasyon ni Senadora Amy Marcos na gagamitin ang pondo ng ACA para sa People's Initiative upang isulong ang charter change. Walaan niya itong katotohanan. Dahil maganda ang intensyon ng programa, kaya hindi dapat bigyan ng pangit na kulay.
Nagtataka rin si Bataan Representative Geraldine Roman kung bakit iniuugnay ang ACA program sa People's Initiative, gayong regular line item na ito sa national budget ngayong taon na may halagang 26.7 billion pesos. Katawa-tawa naman para kay House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales ang pahayag ni Marcos at ng mga kasamahang senador na ikinabigla nila ang pagsulpot ng ACAP sa GAA. Git ni Gonzales, inaprobahan ng mga senador ang Bicameral Conference Committee report kung saan nakapaloob ang insertion ng ACAP program. Nilagdaan pa umano ni Marcos ang Bicam report kaya hindi dapat binabatikos ang inaprobahan maliban na lamang kung bumoto ang mga senador pabor sa budget nang hindi binabasa. Bilang patunay, ipinresenta pa ng mga kongresista ang dokumentong pirmado na nagsasaad ng amendments to special provisions, particular ang ACAP program na naka-line item. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caamino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Pinaniniwala naman ang pinuno ng isang presidential interagency panel on human rights na hindi naman daw uuusad itong investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ginawa ho ni Undersecretary Severo Catura ang pahayag sa press briefing ng NTF-ELCAC. Inatasan ho ang Presidential Human Rights Committee na payuhan ng Pangulo sa lahat ng mga alalahanin at isyu sa karapatang pantao. Si Catura, mga kabrigada, ang nagsilbing committee chair ng PHRC, habang vice chairpersons naman ang mga kalihim ng Justice at Foreign Affairs Department. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, magpapatupad ng refund ang Meralco sa susunod na buwan matapos itong utusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na ibalik ang bahagi po ng mabigat na rate adjustment ngayong Pebrero. 57 centavos per kilowatt hour ang rate hike para sa buwang ito na malaking bahagi ay hango daw sa pagtaas ng halaga ng gasolina, partikular na sa natural gas. Nauna nang humingi ng gabay ang Meralco sa ERC kung papaanong haharapin ang pagtaas ng presyo ng natural gas mula sa isa sa pinakamalaking supplier nito na First Gen. Ngunit ayon kay ERC Chairperson Manalisa De Malanta, hindi pa dapat ipasa ng Meralco sa lahat ng mga consumer ang malaking pagtaas dahil hindi pa ma-validate ang presyo ng natural gas mula naman sa Malampaya Consortium. Brigada Balita Nationwide. Ang programa para raw ho sa mga minimum wage earners abay ilulunsad ng DSWD. Ano kaya yan? Alamin natin sa report ni Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada Report. Maglulunsad ngayong taon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng bagong programa na sisentro naman para sa mga near-poor. Kabilang sa tinatawag na near-poor, ang mga minimum wage earner at ang mga graduate sa four-piece. Sa bagong Pilipinas program, sinabi ni DSWD Undersecretary Edu Punay na ang bagong programa ay tatawaging ACAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Sagot daw ito ng ahensya sa hinaing ng mga taxpayer na madalas hindi napapabilang sa mga nabibigyan ng ayuda. Madalas daw kasing tagasalo ng economic shock tulad ng inflation na ang mga minimum wage earner. May inilaan namang 26.7 billion pesos na pondo ang DSWD ngayong 2024 para sa ACAP program, habang inaayos na ng ahensya ang listahan na magiging beneficyaryo, gayon din ang guidelines ng naturang programa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Grupo ng mga guro, kinalampag din ang pamahalaan dahil sa mga problema sa ekonomiya. Salary increase muli pong iniapela. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada Report. Nagsagawa ang Alliance of Concerned Teachers o ACT-NCR ng school-based protest para ipanawagan sa pamahalaan ang agarang aksyon sa krisis sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng ACT na nababaliwala na ng gobyerno ang kanilang mga hinaing para sa nararapat at akmang sahod, hindi lamang para sa kanila, kundi maging sa iba pang Filipino workers. Ilan sa mga aktibidad na ginawa nila ay ang synchronized tarpaulin hanging, noise barrage, Zumba para sa salary increase, at mga non-break protests sa harap ng ilang paaralan sa Quezon City, Pasig City, Caloocan City, Marikina City at Manila City. Maliban dito, nanindigan din ang grupo na kailangan ng tugunan ang panawagan ng mga teachers sa sapat at nararapat na salary increase na magtatakda ng entry-level pay
sa 15,000 pesos kada buwan. Isinutulong din ng mga ito ang hindi bababa sa 33,000 pesos na national minimum wage per month para sa private at mga public workers. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, mahigit 6 milyong pisong pinsala ang iniwan daw huyan ng sunog na sumiklab dyan huyan sa Cebu City. Brigada Ruthie Roselio, i-brigada mo! Brigada Live Report. Umabot sa 6,075,000 pesos ang pinsalang iniwan ng sunog na sumiklab sa mga bahay sa Dimasalang Street, Barangay Pahina Central, Cebu City kahapon. Mahigit 70 pamilya o 120 individual ang nawala na tirahan ng lamunin ng sunog. Ang 37 bahay kung saan 35 nito ang nawasak at 2 ang bahagyang nasira, kabilang ang ilang mga commercial properties. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, Information Officer na Cebu City Fire Station, na natanggap nila ang alarma alas 12:39 ng tanghali at agad itong itinaas ang ilawang alarma nang dumating ang kanilang team dahil sa tindi ng sunog. Kaya rumisponde agad ang iba pang istasyon ng bumbero sa Cebu City. Sa loob ng 30 minuto na penetrate ng bumbero ang apoy at nakontrol ito dakong 1:25 ng hapon at idiniklarang fire out bandang 1:55 ng hapon. Ayon sa investigasyon ng Cebu City Fire Office, nagsimula ang sunog sa GYC building ng lote ay pag-aari ng kalapit na Cebu Eastern College bago ito lamunin ang mga kalapit na estruktura. Gayunpaman walang nasaktan o nasawi sa insidente. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng CCFO ang sanhi ng sunog. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ruthie Navarro Roselio sa 90.7 Brigada News FM Metro Cebu. Demetra News Authority. Umahataw Brigada Balita Nationwide. Bilang adapted sundao ng Calabarzon, binigyang halaga ni Senator Christopher Bongo ang mga residente ng Kawit at Bacoor City dyan ho yan sa Cavite sa pamamagitan ng pamamahagi ng tulong. May kabuang 124 families ay natulungan ng kanyang malasakit team sa isang relief activity dyan ho yan sa may Binakayan National High School Evacuation Center sa Kawit at Barangay Aliman 2 Covered Court sa Bacoor City. Nakatanggap ho yung mga beneficiaries sa mga grocery packs, mga water containers, pagkain, vitamins, damit at maging mga bola. Brigada Balita sa Umaga. Mga kabrigada, nangunguna po ang lung at breast cancer sa top mortality list na naitala ng World Health Organization sa mga nagiging sakit ng mga Pilipino. Sa katunayan, pangalawa po ang Pilipinas sa pinakamataas na kaso ng mortality noong 2022. Bilang tugon, nagkaisang Department of Health at ang WHO sa 2024-2028 National Integrated Cancer Control Act. Tiniyak po ng World Health Organization na patuloy nilang susuportahan ang pagpapalakas ng health system sa bansa para makontrol ang cancer. Ang paalalang ito ay hatid po sa inyo ng Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak. End stunting now. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, umiihip pa rin ho sa ngayon ito po Northeast Monsoon o yung hanging amihan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Pero mainit naman hong panahon ang maranasan sa nalalabing bahagi ng Luzon, pero may chance pa rin na mga kalat-kalat na mag-ulan. Maliwalas din ang panahon na mararanasan sa Visayas at Mindanao, pero may chance pa rin po ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Dulot po yan ng easterlies. Sa ngayon mga kabrigada, wala na pong na-monitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa weekend na po yan. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, sa palitan naman ng piso kontra sa iba't ibang foreign currencies, ang US dollar nasa 56.14, ang euro ay 60.22, British pound 70.54, Australian dollar 36.44, Canadian dollar 41.44, ang Singaporean dollar ay 41.63,
Swiss franc 63.40 at ang Japanese yen ay 37 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, yun hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada, in the heart of changing lives.